lalim. Grabe. Ay, nakarayang din talaga. Hello po mga katropa, luto na po yung ating tilapia sisig. Dahil na po tayo. Ayun, tanggal na lahat ng mga bato dun, no? Nalinis na nila. So ayun, hello mga katropa. Good morning po sa ating lahat. Ayan, bumalik tayo dito sa dati nating tinapang isdaan. Ayan, natanggal na yung mga bato dyan sa gilid. Nailipat na dun sa kabila. So ayun, subukan natin ditong maghagis. Kaya lang mataas. Sana hindi sumabit. Subukan natin dito mga katropa. Baka sakaling may madali tayo. Ayan, mamaya libuti natin hanggang doon sa dulo na yun. Ayan, sa may lampas ng bakho. Sumabit. Mga katropa, punta na lang tayo dun sa may buhanginan na yun. Baka sakaling meron tayong madali dun. Dito ay wala na. Wala tayong madali dito. Tapos may sabit pa. Doon subukan natin dun sa dulo na yun. Ayan po mga katropa. Hanggang dun, buhangin na yan. Buhangin na tapos hanggang doon. Tapos may konting batuhan na dun. Tapos doon ay damuhan na. Ang ganda ng pwesto doon, no? Kaya lang kasi may gumagawa. May mga excavator. Dito na lang tayo maghagis. Dito libot nilang natin hanggang doon. Subukan natin dito ulit. Ayan, dito. Sana makadali tayo ng seabream. Dito kasi kala niya mababa mga katropa. Pero pagdating dyan ay sobrang lalim na. Pagarun siya. Malalim, biglang lalim siya. Kaya yung mga isda nagtambak dun sa ano, malalim na yan. Dahan-dahan lang din tayo. Daming mga hipon dyan. Ginagawa na rin dun mga katropa, paikot. Paikot na ginagawa na nila. Wala na tayong pebestuhan sa mga susunod. Hindi ko kaya to. Baka nabulabog na rin yung mga isda dito. Opya. Ayun, meron. Uy. Ang laki native, ang laki native nito. Oh, native tsaka seabream. Okay. Kunin natin yung ating lagayan. Ipapakawalan natin yung hindi ganong malalaki. Ito malaki na to. Uy, uy, grabe, grabe. Ay. Yan ang mga tropa. Malaki na yan, no? Native tilapia. Yan. Oop, umihi pa. Baka wala na natin yung ano, yung mas maliit pa dyan na ano. Ito talaga natural, pa wala natin to. Oop, yeah. Nagpa-vibrate. Nagpa-vibrate. Baka meron na naman, malaki. Ayun, malaki nga. Ayun. Malaki nga.
nga, nabulabog na rin sila dito mga katropa. Nabulabog na rin yung mga isda. Ayan, namumulo. Kunin natin yung ating lagayan. Nabulabog na talaga lahat. Sayang. Sayang yung ispat na to. Pulahan, pulahan. Ay, laki, laki. Laki ng native na to. Oh. Ayan mga katropo. Grabe, laki. Native na tilapia. Tapos mayroon tayong sea bream. Yan, hindi lang tayo makatsempo ng malaking sea bream mga katropa. Lalim. Grabe. Sobrang lalim. Tampik na tayong sumama. Na akong sumama sa ilalim mga katrop. Ayun, meron tayong nadaling sea bream. Malaki-laki rin to. Ayun no, ang laki nito. Ang laki mga katrop. Native tilapia, ang laki. Uha. Ayun no, ang laki ng bibig. Ang laki ng bibig niya mga katropo. Native tilapia. Gilid muna natin. Malayo na yung lagayan natin. Sea bream. Pwede na itong sea bream na to. Prito natin. Ang dami talagang sea bream dito. Dati kinukuha na natin to. Pero ngayon, hindi na natin kukunin yung iba dito kasi mas maganda pag malaki ang nahuli natin. Ito mga katropa. Ingat lang tayo dahil nangangagat to. Nangangagat yung sea bream. Ayan o. Pwede na ito mga katropa. Malaki na rin to. The rest, pakawala na natin. Ayan o. Ito malaki na rin to. Kaya lang, pakawala na natin to. Mga good size lang talaga ang kunin natin. Oh yeah. Ay, nagtatriangle talaga. Galing ko na nga itong zipper ng ano ko, pantalong ko, masabit lagi. Triangle siya. Ayun, iba favorite mga katropa. Pinabatak yung lambat. Kahit pa isa-isa lang ito, pwede na ito. Ayun o. Native, ang laki. Ang laki mga katropa. Oo ha. Pulahan. Pulahan. Pwede na itong i-ano eh. Idaing yung mga maliliit na to kaya lang ano, nakakapanghinayang. Kapanghinayang siya kapag ano, yung maganda kasi kung lalaki pa sila. Kaya pag lumaki naman, di natin mahuli. Dahil gumigit na. Mga katropa. Native again, pulahan. Wala natin itong iba. Pulahan no. Oh ha? Oh!
Grabe. Pasag ang lakas. Pangit ang hagis lagi. May nahuhuli pa. Ayun, nadadali pa tayo sa bato natin na yun. Itid tilapia again and again. Ayun lang pa rin kahit paano mga katropa. Ayun na, malapit na sila. Yan, last na ba ito natin dito mga katropa. Tapos ano, punta na tayo doon sa dulo. Balik na lang tayo doon. Taas lang natin to. Ayun lang. Sabit. Malalim na dito banda. Ayun, may pulahan na naman. Patali pa tayo. Yan o. Laki na naman. So ayun, balik muna tayo doon. Para hindi tayo mapagalitan. Katropa, nadali natin. Ayan po, nadali natin yung malaking ano, native tilapia. Ayan. Pinapagsama-sama natin dito. Nakarami na rin pala tayo. Oh, malalaki. Pili lang yung mga nagpapahuli sa atin. Puro malalaki lang. Yan, tas doon na tayo. Sagad na tayo doon, sa dulo na yun. Ayun mga katropa, sobrang init. Ayun mga katropa, nagpugong tayo. Dito tayo sa ano ngayon, dito na. Balik tayo dyan. Dyan tayo mga, baka makadali tayo dito dahil walang bulabog dito. Sagad na lang tayo dun sa mismong gitna. Tagdagan lang natin yung ating mga nahuli para meron tayong pang uwi. Pag madami tayo nahuli ay mamimigay ulit tayo ng isda. Kasi marami nagre-request sa akin mga katropa. Marami na ang hihingi sa amin ng isda ni Ren TV. Share natin kapag ano, nakarami tayo dito. Sana ay madagdagan pa yung huli natin. Oh, may kiss na naman. May triangle na naman. Ayun oh. Ayun, binabatak ang lakas. Ayun, sumabit. Ayun. Laki na ito, isa na to. Ayun, laki. Ang laki mga katropa. Ang laki. Ang laki na ito. Papatikim namin to sa mga sa bago naming kasamahan mga katropa. Dahil meron kaming bagong ano, papunta dito na. Ay, sayang, wala pa. Ay, laki, laki. Itong papasig na. Laki. Daming hipon dito mga katropa, kaya ano, daming sibrim talaga. Hindi lang talaga natin madali yung mga malalaking sibrim dahil nandiyan sa gitna. Ayun. Sibrim na naman itong mga to. May bago kaya. Ano kaya bago dito sa nahuli natin? Ayun. Ayun, ang dami. Uy, ang dami mga katropa. Sibrim, halo-halo. Halo-halo ulit.
Kaya dagdagan lang natin yung ating mga huli. Okay. Oy. Tak, nakalungoy. Nakalungoy siya. Nakalayo agad. Maliliit na tilapia. Ito kasi mga gantong mga size mga katropa. Yan, no? Pinipili pa natin kung pwede na. Ito. Ito pwede na. Ito pwede na sana ito mga katropa. Kaya tignan natin yung bibig. Kasi iba dito may itlog na. Tinitignan natin para dumami. Ito wala, okay pa to. Natin kunin yan. Itong ganito kalalaki. Kaliliit. Tapon na natin yan. Kasi mga katropa po rin, no? Pag may itlog siya, pinapakawalan talaga namin dito. Kasi yun yung magpapadami ng isda. Para nahihuhulihin pa tayo sa mga susunod na araw. Marami rin ditong mga native. Dahil dito yung mga ibang vlog ko mga katropa. Ang dami natin nakukuha native dito. Tapos yung mga sea bream. Ayun, ang inaabangan natin palagi. Sea bream. Kaya lang wala tayong madali na malaking sea bream. Ayun, makapasag na naman. Ang laki. Ang lalaki yata. Ayun, may malaking sea bream mga katropa. Pwede na tong sea bream na to. Ayan o. Malaki-laki na rin siya. Dagdag tayo. Oh, ha? Sea bream. Ito masarap kasi itong sea bream mga katropa. Ayan. Hindi nakakasawa yung ano niya, lasa niya. Oh yeah. Oh yeah. Ayan o. Pwede na to. Mga ilang bato lang tayo dito. Tapos uwi na rin tayo. Habol tayo sa oti natin. Ayan o. Ang daming sea bream mga katropa. Susunod na lang natin kunin itong mga to pag may time tayo sa pagdadaing tulad ng ginawa natin noong nakaraan. Uy, ang bigat. Ang bigat, sabit kaya. Sabit. Ayun. Uy, malaking sea bream mga katrop. Malaking sea bream. Ayan o, nakadali na tayo. Sea bream, naka-sea bream tayo. Ilapag muna natin dito at malayo yung lagayan natin. Nakadali rin tayo ng sea bream sa wakas na malaki. Malaki-laki rin to. Ayun o. Oh, bigat na ng ano niya. Ingat lang tayo, baka makagat tayo. Oo ha. Ayan mga katropo. Oh, ay, siguro. Patayin na natin. Ay, lakas talaga ng sea bream. Ayun o. Malaki-laki na rin mga katropa. Kaya natin pwedeng ano to, ipit. Ipit muna natin dito. Ayan. Kung anong pwedeng luto sa isda natin. Daming hipon, no? Grabe, nagtatalunan. Yeah.
Ayun, nakadali tayo ng tilapia. Dalawa pa tayo. Kaya lang mukhang papakawalan natin yung isa. Ito. Kunin natin itong malaki na ito. Ito mga katropa yan. Ito yan. Kaya pumalag. Mapalag pa siya. Ayun, nadagdagan pa. Patinik, patinik, patinik. Okay, okay. Dagdag. Tapos ito ay papakawalan natin. Papakawalan natin to. Grabe, may sumabit pala. Sumabit palang bakal. Pundasyon to. Papakawalan natin to. Para dumami pa yung mga native na tilapia dito. Ayan, maraw yung tiyan niya mga... Ay! Dugo. Ilang may pang ulam naman tayo. Abay, magparami ka. Iyan. Ayun mga katropa, uwi muna tayo. Ito yung mga nahuli natin pagdadala ngayong araw. Ayan, diba? May nadali tayong malaking sea bream. Ayan, malaki rin siya. Nako, sarap na naman ang kain natin ito. So ayun mga katropa, uwi muna tayo dahil marami naman na tayong nahuli. Pwede na to, sa susunod na lang tayo manghuli ng mga pamigay kapag gumamit tayo ng pamanti. Kasi pag pamanti yung gamit natin, marami tayong nahuhuli. Kaya lang wala tayong oras kanina para maglatag. Dahil ano, tawag doon, anong oras na rin tayo nakalabas. Maganda kasi paglalatag sa umaga. Kanina ay naabutan na tayo ng sikat ng araw. Kaya pangit na maglatag ng ganong oras. Uwi muna tayo. See you na lang sa dorm mga katropa. At magluluto tayo din ng kahit anong luto natin. Kung ano yung madali natin. Pero mukhang masarap kasi ngayon sabaw kasi mainit. Kirik yung araw. Kaya masarap ngayon magsinabawan. Bahala na mamaya kung anong maisipan ni Kellogg's. Kung anong masarap na luto. So ayun, uwi muna tayo mga katropa. See you na lang. Salamat, nakauwi na tayo. Ayan. Ayun mga katropa, tayo ay nakauwi na dito sa ating dorm. Ayan, ito yung mga nahuli natin. Grabe, pwede na to. Ayan no. Nakadali tayo ng sea bream. Oh, ha, malaki-laking sea bream yan mga katropa. Good size. So, laki rin yun. Ayun po mga katropa, nalinisan na po natin yung ating mga nadala. Ayan, malaki-laki na rin yung sea bream na to. Tapos yung ating mga native na tilapia. Yan, nilamas natin ng asin. So ayun, lulutuin po natin yung request ni Madam Lorna Ramos. Yan, yung kanyang sisig tilapia. Samahan natin ang sea bream. So ayun, umpisa na natin mga katropa. Bundis muna natin para ano. Tapos ipiprito natin mamaya. Tanggalin lang natin yung mga laman niya. Ayan. Kunti lang itong maluluto natin. Bonlis muna natin siya. Iko-coat natin siya sa harina. Ayan na po mga katropa, nabonlis na po natin yung ating mga isda. Ayan, tapos nagawa na rin po tayo dito ng harina na may konting asin tsaka paminta. Ayan. I-cook lang po muna natin siya dito. Ipiprito natin siya tapos saka po natin siya isisisig mamaya. So ayun, umpisa na po natin. Ayan. Cook natin siya kasi mas, para mas madali siyang ano,
hiwain, magbubuo-buo po siya. Prito muna natin siya. Ayan na po mga katropa, prituin lang po muna natin to. Ayan, habang naghihiwa po tayo ng sibuyas natin sa kasili. Ayan po mga katropa, pagkain natin. Grabe, lutong. Ayan, ayan na po mga katropa. Tilapia at sa kasili. Pagkain muna natin siya, tapos maya maya igagayatin din natin to. Pa-cubes. Ayan na po, shout out sa Madam Lorna Ramos. Yan, nag-request po nito. Yun po mga katropa. Okay na po yung ating isda. Ayan, hanguin na po natin. Brown na brown siya. Ayan, tapos hihiwain natin yan na pa-cubes. Hanguin natin. Magdadayat naman tayo ngayon. Ayan po mga katropo, umuusok-usok pa. Yan, kasi ito kaya natin nilagyan siya ng coating niya. Kasi kapag diniretso po natin siya ng prito tapos hiniwa-hiwa natin siya ay madudurog po. Magpipira-piraso. Yan, kaya nilagyan natin siya ng coating. Yan po yung diskarte natin. Yan. Pwede rin po ito sa bangus sisig, ganun. Dory sisig. Yan, marami-rami na po ito. Tapos dinamihan din natin ng kanyang sibuyas para dumami pa at mas malasa. Ayan o. Umuusok pa yan mga katropa. So ayun mga katropa. Umuusok-usok pa. Umpisa na natin yung pagluluto ng tilapia sisig. Ayan po yung mga halo natin. Yung tilapia at saka sibrim. Ayan o, grabe kakaluto lang. Tapos yung sandamakmak na sibuyas. Para mas malasa po siya. Ayan. Tapos meron tayo dito yung sealing green. Ayan. At syempre hindi mawala yung ating Nor liquid seasoning. Yan po yung ginagamit natin kahit sa Pilipinas pa po tayo. Ayan, Nor liquid seasoning po. So ayun, umpisa na po natin. Ayun mga katropa, ilagay na po natin yung ating sibuyas. May mantika na rin po tayo. Mukhang mapaparami yung kain ni Kelog TV dito sa na-request ni Madam Lorna. Ayan, sabay lang natin yung ating onion. Sabay na natin yung berdeng chili, chiling berde. Ayan. At yan, hindi na natin masyadong lulutuin. Sabay-sabay na po natin siya. Sabay na rin natin yung ating tilapia. Ayan. Masyadong maliwanag. Uy, wow! Kitang-kita na yung pagkasisig niya. Saglit lang po yan natin lulutuin. Dahil luto naman yung tilapia. Dito ay lalasahan na lang natin siya. Dami-dami po. Salamat sa nag-request. Shoutout po sa Ramos family. Diyan sa Batangas 2, Maribeles, Bataan. Yan, tapos meron na po tayong ilalagay natin Nor liquid seasoning. Ayan, Nor. Baka naman, sobrang liwanag po ng ating flash. Kaya hindi maano, makita. Lagyan natin ng Nor liquid seasoning, mga katropa. Oo, ha? Isinin lang, kapalo. Ayan, haluin lang natin ang haluin. Kasiwanan muna natin sa dyan mga kunting minuto. Ayan, at syempre hindi makukompleto yung ating sisig kapag wala siyang itlog. Ayan.
Lagyan natin ng espasyo ang itlog sa gitna. Ito po yung ating itlog. Yan ang sobrang diwanag. Yun! Shout out sa inyong lahat, mga katropa. Sarap ng ulam ni Kellogg's TV. At dahil yan, magpapasalamat tayo sa nag-request kay Madam Lorna Ramos. Ayan, paulit-ulit. Yan po. Siyempre, Halloween din po natin yan. Ayan. Sisig na sisig. Ayan na po mga katropa, luto na po yung ating tilapia sisig. Ayan, kain na po tayo. Tara, sabihan niyo po si Kellogg's TV. Ayun po, kain na po tayo mga katropa. Ayan na po yung request ng ating subscriber, yan, tilapia sisig with matching siling pula. Ayan, tapos sasawa po natin ay toyo na may sili at kalamansi. So ayun mga katropa, bago po tayo kumain ay i-bless po natin yung ating food. Maraming salangit, magkapasalamat po kami sa aming kalusugan sa araw-araw. Salamat po sa biyayang nakahain sa amin sa araw-araw, lalo na po sa oras na ito na may pigyan po nakakasat ang ating pangatawan. Gabayan niyo po ang ating viewers, mga subscriber at ating pamilya po sa Pilipinas. Ito po yung aking dalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen. So ayun mga katropa, mukbang na po tayo. Grabe ang init ngayon. Kain po tayo. Ayan, gagagaling na po natin sa ating pangingisda. So ayun, ito na po yung request sa atin ng ni Madam Lorna. Ayan. First time po natin magluto ng tilapia sisig. Pero kasi po dati nung nasa Pilipinas po ako ay nagtatrabaho po sa sisig inasal. Kaya alam ko po yung process kung paano nila ginagawa yung bangus sisig. Bangus sisig naman po yung ino-offer nila doon. So ayun. Kinuha lang natin yung ating budget meal. Nagtira po tayo sa ating mga ka-dormmate. Para makatikim din po sila ng tilapia sisig ni Kellogg's. So ayun mga katropa, kaya na po tayo. Madam Lorna, shout out po sa inyo dyan sa Bataan. Ayan, yung request mo po na tilapia sisig ay titikman na ni Kellogg's. So ayun, unang subo po para sa inyo. Ayan. Masarap pala yung tilapia. Tilapia sisig. First time po natin. Sabayan natin ang sili. First time po natin magluto nito. Tapos yung mga ibang request pa po na menu po natin dyan sa ating comment section po ay pagbibigyan din po natin yan sa mga susunod nating fishing adventure po. Susubukan po natin lutuin yung mga request nyo mga katropa. Pero hindi po natin kaya sabay-sabay. Dahil isang content lang po tayo sa isang video. Depende po kung may mahaba po tayong oras para sa pagluluto. Pwede po natin kahit mga dalawang putahe po sa isang Subukan po natin pero saabot lang po na makakaya. Mahirap po kasi magluto dito dahil meron po tayong nakakasabay. Nakakaya po kung magtatagal tayo sa ating kusina. Sarap. Kahit anong luto sa tilapia, pwede po. Kain po tayo. Sabihan niyo po sa aking mukbang. Masarap po kasi pag coated siya ng harina. Para yung tilapia po ay pag kinagat nyo ay medyo crunchy po siya. Tsaka hindi po siya nadurog. Ito po, buo pa rin po siya. Kasi kung wala po siyang coating, madudurog po siya.
nahihimay-himay po yung laman niya. Salamat po sa inyong mga request na menu po. Salamat po sa walang sawang pagsubaybay. Mainit na po dito ngayon sa Taiwan, mga katropa. Sobrang init na po. Kaya pinaktak yung pawis natin lagi. Kailangan ng maraming tubig palagi. Masarap pala nito. Ngayon ko lang nasubukan yung tilapia sisig. So ayun mga katropa, maraming maraming salamat po sa inyong pag-survivor sa aking mga video po sa ating munting channel. Kaya maraming salamat po. At sa mga request nyo po na naluto, abangan nyo po yung mga request nyo po, baka po sakaling mapagbigyan po ko po yung inyong dish. Baka sakaling maluto po natin pag may mahaba po tayong oras. Abangan nyo na lang po sa aking mga videos po. Baka sa inyo na po yung nakasalang sa ating kusina. So ayun, maraming maraming salamat po mga katorba. Pagbukay nito sa awang sumuporta sa aking munting channel. Ayun, panatan muna nga rin. At shoutout po pala sa lahat ng ating viewers. Ayan. Sa mga madalas po mag-comment. Thank you po.